Gemini, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong monthly reading para sa buwan ng April 2023. This is a general reading. Just take what resonates. Panoorin niyo rin yung Sun, Moon, Rising, and Venus signs ninyo para sa iba pang mensahe. Meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. And thank you so much po sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. Okay, so Gemini, let's see what's coming to you in April 2023. Oh, merong Uranus dito. Rules Aquarius. So, maaring meron kang Aquarius placements, Gemini. So, there's change coming in. Biglaan. No? Biglaang pagbabago. You also have Capricorn energy. So, this is being prudent. And ambitious. So, maaring itong pagbabago na to may kinalaman to sa trabaho ninyo, sa career ninyo, sa mga plano ninyo sa buhay, no? You also have Neptune. May kinalaman rin to sa inyong pangarap. So, I think, ngayon, Gemini, ngayong April, you will finally take action. You are going to finally make some changes para mabigyan mo ng panahon or attention yung mga pangarap mo. Okay? So, minsan, parang feeling mo kasi, kaya hindi mo to sinusubukan or tinatry before, is because parang feeling mo wala siyang patutunguhan, ganon. Feeling mo unrealistic siya. Oo. Ba, may pangarap ka, tapos naisip mo, ay, malabo atang mangyari yan. So, kaya hindi mo siya nagagawa, hindi mo siya isinasakatuparan kasi nga at the back of your mind, hindi mo siya magagawa. But I feel na may mga changes na mangyayari sa mindset mo ngayong April. And you are going to be focusing on how you are going to accomplish that. Kasi ang Capricorn energy, this is someone na hindi tumitigil hanggat hindi nila nakukuha yung goal nila. Hindi nila na-achieve yung goals nila. And since this is ruled by Saturn, talagang dedicated, no? Disiplinado. So, I feel like you're going to have this discipline sa buhay mo para finally ma-achieve mo na yung goals mo sa buhay. Whatever this goal is, no? This can be, halimbawa, you want to live a healthy lifestyle or you want to lose weight or gusto mo na maging successful ka sa career mo or makuha mo yung position na gusto mo sa trabaho or makapag-start ka ng business. Whatever this dream, whatever this goal is, you are going to be more disciplined. No? Nandun yung disiplina sa'yo. Wow. So, glamate the tower, no? The tower is also about change, no? Biglaan. Biglaang pagbabago. So, parang ito yung tipo na nagpo-procrastinate ka for a long time in the past months. Tapos one day, naisip mo na lang, okay, F it. Ayoko na ng ganitong sitwasyon. I'm going to take action. Yung ganong klase, no, na energy. So, you also have the Three of Swords, deep emotional pain. I think itong mga gagawin yung pagbabago na to, may paghuhugutan yan eh. May paghuhugutan yan ng pain, ng disappointments na nangyari sa buhay mo. Let's say, example lang to ha. Halimbawa, in the past months or, inisip mo na, okay lang, masarap kasi kumain eh, no? Ganon. Kahit na, tumataba ka na, and it's not about the physical look eh. It's about your health. No? Na alam mo sa sarili mo na aapektuhan yung kalusugan mo. Pero, iniisip mo kasi, gusto ko to eh, masarap kumain, etc. But, dumating dun sa point na yung gusto mo, yung what is making you feel comfortable or good na pansamantala, dumating dun sa point na it's hurting you. Ikaw na yung nasasaktan. Maybe because there are some people na binabash ka or they make rude comments about you or even yourself, no? Maaring nagmamanifest na yan sa kalusugan mo and it's hurting you.
So, that's why magkakaroon ka ng awakening ngayong April na you will tell yourself na I'm done with this. I'm going to do what I need to do. So, ganon. Kasi masyado ka ng emotionally na naapektuhan. You have the Justice card. This is clarity. You are finally bringing balance into your life, Gemini. So, meron dito mga Libra energies and Aries and Scorpio. Queen of Swords. Yes, you are becoming mentally strong, Gemini. So, gusto nyo na, yung mga actions na gagawin nyo is something na helpful sa inyo. Makakatulong para sa ikauunlad nyo. Okay? Kumbaga, parang mas ka ngayon. Mas matalino. Alam mo kung ano yung dapat gawin. This time, mas merong kang structure sa buhay. Mas may plano ka. Naka-experience kasi kayo ng rejection in the past. Kaya parang you feel na it's time to stand up for yourself. And now you are finally setting boundaries. Mas disiplinado kayo ngayon, Gemini. You also have labyrinth, lost, delayed. So, I know this is going to be a difficult month para sa inyo, Gemini, ngayong April, pero this is going to be worth it. Ano man yung mga challenges na pagdadaanan ninyo? Kasi ito yung breaking point, and this is also the transformational time for you, Gemini. May breaking point, pero yung breaking point na yan, it will lead you to a major transformation. You also have earn. So, this is about loss and death and grief. So, I think, kasi pag sinabi natin death, it's about ending. So, it's like, alam niyo yung kanta ni Taylor Swift na, sinasabi niya doon na Taylor Swift, the old Taylor Swift is dead. So, I feel like the old Gemini is dead because there is something new that is emerging, which is transforming. No? Yan. Ayan na. So, meron kang pearl. This is your emotional force. Yung driving force mo is kung ano yung resulta after all the hard work. Ang pearl naman, hindi naman yan nabubuo na lang basta, no? Nabubuo yan through time and galing yan sa mga sand, sa dumi na na-accumulate, no? Ano bang tawag dito? Dito sa seashell na to. So, kumbaga, yung pain, yung suffering, yung mga challenges na pinagdaanan nyo, yun yung huhulmahin nyo para meron kayong magandang resulta. Parang you're going to transform your pain into power. Oh, 'di ba? You're going to transform your pain into power. And yung power na yan, yan yung magbibigay sa inyo ng enough strength, no? Para to bring out, the best in you. Wow, this is so inspirational, Gemini. Okay, what else? You have Venus in Capricorn in the 10th house. Yes, 10th house is about achieving something. Okay, you are focused on your career, your finances, definitely. You also have Mercury in Gemini in the 3rd house. Yes, there's an excitement. I feel like, itong excitement na to magagaling to sa mindset na nabuo ninyo eh. Na parang, okay, ito yung mangyayari sa akin kapag ganito yung action na ginawa ko. Ito yung magiging resulta pag ito yung action na ginawa ko. So, you are going to be more inspired of the results, no? You also have courage, a journey either physical or mental. Yes, this is a journey for you ngayong April, Gemini. Meron kang pagdadaanan. Pwedeng symbolic yan na journey, no? Or pwede rin namang magta-travel ka, no? Ngayong April. You also have gavel involvement with the law. So, maaring meron ka rin mga kailangang ayusin, paperworks, no? Na may kinalaman sa batas. Okay? So, for some of you, pwedeng mag-resonate yan. Okay? And I also feel itong involvement with the law
when you say law, this is structure, this is discipline. So I think mas magiging disiplinado ka talaga ngayong April, Gemini. So that is your reading. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Gemini. See you again. Hi everyone! I'm launching Mystic Queen Academy. Kung gusto nyong matutunan kung paano magbasa ng tarot, magkakaroon ako ng tarot reading classes starting March 17, 2023. You can have your classes at any time you want. You will gain access to my tarot reading classes and a one-on-one final assessment with me. Courses offered, tarot for personal use and tarot for business. So if you are interested, sign up using the link on the description to know more about the details.